ang ating game number 1 best of 3 series, Blue Side ang Ifyos, samantalang Red Side naman ang Archangel Saksha. Dito sa Red Side ang Tham, Sakuragi for the Carry, Keke for the Taya, Ninja Killa for the Cho, Iso naman para sa Drunk. At para naman dito sa abilang banda, for Ifyos Esports, Yami for Selena, Patrick naman dito for Uranus, Kenshi and for Esmeralda, Mimao for Granger, and Arbs naman for Kufra. Mga basis, no. Ito na, mamaya na ulit natin tutuloy ang shoutout dahil game number 1 na tayo. Archangel at Ifyos Esports na, uy, Patrick doon sa bottom lane, yari. First blood is taken by Archangel. Di pa patalo, Matic yun, basta talaga may na tayo, automatic first blood yun. It's either top lane or bottom lane. Kung saan sila mas lalamang, dun talaga sila kukuha. Pero ang magiging problema dito for the Ifyos, funnel kasi ang ginagawa nila until na, uy, na-reset! Oh. Na-reset yung red buff, mga lods! May pasok dito si Paring Arbs. Tama, talbog lang pero medyo negative na naman. Nakakapag-stack sa kanya ng tira si Sakuragi. Hindi pa rin pinuntahan nung isang Granger dito kahit na naulit yung buff natin. So lalamang dito ngayon yung team ng Archangel sa pagkakatong napaka-dominante ng first round ng bakbakan, mga base top. Uy, muntik pa kumakanduhan pa yun, pero Arrow connected dito para kay Eason, but it ang problema, mayroon pa naman sila ditong purple buff or blue buff na pwedeng kunin ng Archangel. So for this, tataba ang carry pala dito, naka-funnel sa kanya agad ang Archangel. Na-delay pa ng bahagya si Mimao, so parang may hirap-hirapan nga siya talaga na makaporma sa early nga sa oras natin na to. Kasi dapat level 4 na siya dito eh. Kaso so, nag-level 4 na yung carry dahil nga sa pagkuha ng red buff dun sa bottom lane. Pero top lane, tingnan natin. Naka-Esmeralda din naman pala kasi halos yung buff dito. So, ayun o, kompleto siya, kompleto si Ricardo. Ito na, nagkabanggaan. Uy, arwa, mga best drop yun, si Iso na iwan sa Dreams, yung Grock, una nang natanggal at natapyasan. Pero si Keke dito at si Cho, nakupo, delikado, hindi sila handa doon. Pang! Uy, pero pumapa na, sa tay ka na naman. Uy, yun, grabe, bonus pa yung isa. Flicker. Up, asin place of the week. Yan, pagka mga ganun papanahin kayo, libre lang gumalaw. Pwedeng iilog nila ng konti. Pero si Natalia, parang ang nangyari din sa dalawa, pre, namili sila kung sino yung tatamahan. Tatamahan sa nila, sino yung magsasacrifice, sino yung makakawi ng buhay. Ganun yung nangyari. Namili, pabiyahe pa lang yung pana ni Yami. Pinipili na nila kung sino saan nila dalawa yung mamamatay. Parang kasi sila nila nagtitipi eh. Nagtitipi na lang ako, pre, ako nila sasalo, mabuhay ka lang. Dato dito lang, Archangel. Hindi, ako yata yung tatamaan eh. At least nagbigayan, yun yung totoong magkaibigan. Nagbibigayan. Swerte, matamaan, ayun, tinamaan yung Natalia. Speaking of tinamaan na naman, ang isang thumbs dito. Naku po, medyo kailangan pa nilang, kasi panday-panday lang yung level nila, ang umangat lang si Kenshi eh. Level 5 lang si Mimo, medyo na-delay ng bahagya. So, kumbaga, ang gusto nilang gawin dito, ang sana ma-funnel itong si Granger. Kaso, sa tingin ko, ang na-funnel nila ngayon, si Esmeralda eh. Tama ka dyan, Kuya Earl. Pero to look at this, Kiki. Naku po, on point ang pagdating niya dito. Naku, visit to para sa Granger. Yatapi bonus ata, sacrifice na, okay lang yan. Naku, marksman yung din-delay niya naman eh. Kaya, no problem. Naligan yung marksman. Automatic yun. Mm. Kahit napatay doon ni Patrick, parang ang hirap nun para sa Ifyos na makabawi. Kasi yun marksman yun eh. Yun. Yun na nga lang pinagkukuha ng damage. Pero ito naman sa title side, mga best drop, napaganda ng konti. Kenshi was able to kill Saksa, but another one sa Kuragi, wala ng buhay. Nauyari. Si Cage na agad, pero naiwan si Ninja Killa, at si Killa ay talagang deads. Ison dito. Now po, together with Kenshi, nakikita niya, kinatanpa, harap-harapan sa mukha, mga bases. Doon nalulugi ang Archangel pagka nag-engagement against Ifyos, pero wala pa doon yung Granger, ha? Wala pa doon yung Granger. Kumbaga, ano yan eh, ang ginagawa nila dito, misdirection, gusto nilang ibigay yung attention nung Archangel doon sa Granger, pero ang problema, may Selena and meron pang Esmeralda doon sa kabilang banda. Yun yung ginagawa nila ngayon na panggulo para dito sa sa Archangel. Pero feeling ko naman makakabawi kasi maganda rin ginagawa ni Keke, dinadalo niya rin yung marksman. Kaya tama ka dyan. So for this, talagang nakakatuwa ang bakbakan na itong dalawang to. May mga parehas may panggulat, parehas may baong sikreto ngayon sa ating game number 1. At tingnan lang natin, item check nga muna tayo dito. 1k gold lead lang ang meron, and for this pa na mga core item din, 4 minute game time pa lang. So ilang mask to? 4-man mask naman pala against 2-man mask ang bakbakan dito. Pero yun, dali si Earth. Matik yun, sir. Pagka ganun, niyakap mismo yung kanyang kamatayan dito. And Yami, mukhang binigyan si Eason. Op, si Keke nakabantay eh.
inurasan niya na eh. So si Yami dito, ang kailangan niya lang gawin, lagyan ng abyssal trap yung mga bush para malaman ni ano, malaman nung Natalia na ano, kumbaga hindi na makaporma doon sa ano sa bush na yun. Pero ito mukhang mabibigay. Yung tower up napatay pa nga ang isang Yami. Kenshi for the back lanes manggagaling, hindi tramahan si Ison at mukhang makakatakas pa nga. Three hits si Sakuragi, Sakuragi na lang ang napili. Patrick parating na rin pero mukhang mapapatay na yung isa sa mga team nila. Sakuragi nangangailangan lang ng tulong pero makapatay pa rin dito. Mga kaibigan, Keke, paang napili dito? Mukhang haalis na lang. Uy, grabe naman din pasok. Yan mga kaibigan, ba't sa here? Oh, true, back up tagad. Pero di kakayanin mga bestie up. That moves from arms. Napakalupit naman. Flicker ulti. Walang makakalusot sa mga, ano, syempre, sa mga... Sa kamay. Sa kamay niya, no? Sa kamay ni Lastic Man. Ni Cupra. Oo, totoo. Kakahabaan niya. Naku, galing nga. And for this, halos patas na naman sa gold dito. Nakabawi pa lang Archangel. Marating sa farming. So, nahihirap-hirapan sila pagdating sa killing score. Pero... Parehas, maganda. 6 minutes pa lang to ha, pero halos puno na ng action ang dalawang teams natin dito. Tama, tama, tama ka dyan. And itong title mukhang makukuha pa ng Ifios, pero pwede naman yung contest ni Eason to eh. Oo nga. Tsaka ng tropa ng Archangel kasi may marami silang choices. Though wala silang retribution, pero kaya sigurong kuha ni Eason. Pero speaking of turtle, mukhang nakuha na ng isang Esmeralda. Nasa kanya naman ang lahat. And mukhang Patrick pumapatay pa nga Eason. Medyo maging malalim siya dun ha. Oo, okay na sana eh. Pumasok na yung ano, pumasok si Grak nung na-wild charge niya lahat. Walang nag-follow up sa kanya, no? Hindi man lang disumunod si Chou ng ano, ng kahit Jit Kundo lang man Jit lang. Jit Kundo lang, kahit ano, nakap lang, no? Nakap lang sa, naganda na nun eh. Tapos meron palang Natalia dun sa kabila din na manggagaling sa likod. Diba? Sayang. Pero ito na lang, nakupo Kenshi dito. Tumakas na, pero si Patrick. Oops, delicate. Ang kulat na ni Patrick. Patingin yung item ni Patrick, Direk. Tingnan ko nga din to. Ah, naka-talisman na rin pala. Hindi na talisman, kaya... spam lang skills. Tapos isa rin siya sa mga pinakamalalaking pera, 4.3k. Samantalang carry, uy, 5.3k na yung carry, hindi rin nagbibiro ito ah. Hindi nagpapalugi. Kaya ayaw nila din halos sa may pag-clash halos. Para at least at the same time, sabayan na lang ng pagtaba. Kumbaga siguro pinapait na lang dito. Unahan na lang magano. Unahan na lang tumaba mga bestie wa. Pero heto na, naupo. Medyo delikado ito si ano, Natalia. Buti lang walang Rafaela. Wala ka dyan. Diyos ko miyo. Okay lang mamatay daw para si Natalia. Pero si Kiki, delikado. Mukhang naawit ang kanyang pag-sacrifice doon, mga bestie wap. Pero ito, bumalik si Iso na sa kabilang bundok. Di pa tumama. Uy, si Natalia, buhay pa rin mga bestie wap. Nakapasubo na lang si Ives dito. Gera na ala ko po na abutan si Yami. And there you go. Nice beat dito para sa Archangel. And another one, si Ives dito na double kill para Isakuragi. Grabe naman din mga kaibigan. That bait from Archangel is real. Ito na, naupo Patrick. Lalaban. Pero oy, sakit na yan. Masakit na yung carry. Kailangan ng in-bane yun. Kanina 6.3k yun. Yung pinakamataas na pera ng Ifios, 4.2k. Tapos meron pa si Saksha pa. So hindi pa rin nila masyadong napapansin dito. Nako. Yappy ballers. Medyo ano to, medyo iba ang ano, ang naging takbo ng mundo ngayon mga kaibigan. 9-9 ang ating score, na abawi ang Archangel. Lamang na sila ngayon pagdating sa gold with a 3k gold lead. Patas na sa kills. So ngayon nakakuha pa sila additional turtles. So tinatin kung makakadepensa pa naman. Buti na lang wala pang level 1 lord sa ali. Oo. 8 minutes pa lang kasi pero puno na ng action tong Mobile Legends natin eh. Ganda ng bakbakan dito Uy Herb. Oo, totoo yan. Kaya share nyo na yung stream. Yun. Para makapag 500 shares. Pero eto na nga, si Arbs mukhang nangungulit sa tatlo. Pero Sakuragi, makulit ka pala eh. Makulit, oh, nakita mo yung damage. Wala na agad buhay. O, tumaan na isa laro. Tingnan natin kayo. Oh, nakapag-purify pa nga. Pero it's a bait. It's a bait din. It's a bait. Ako po, ML na ML si Eason. Pero eto na, nako. Tumaan! Patay ka ata, Eason. Tinamaan ng pana si Sakuragi. Aray, laban! Ay! No! Di pwede sa gawin sa akin yan. Laban pa lang. Opo, may preheat pa rin mga bestie up sa Sakuragi. Laban kay Patrick. Op. Uy, sa bilang banda, saan naman yun? Natalia, mga bestie up. Malalim. Basta, kung saan mong banda na patay yun, edi yun na yun. Pero ito, Sakuragi. Patrick, grabe, wala pa rin buhay. Here comes Arms, pumasok! Oh, tama pa rin mga bestie up. Ganda sana na pagkapasok. Pero yung nga lang, there's a show. Nahasalubong din sa nakap niya mga bestie up. Napakalupit. And for this, makabasag ng T3 Tower. Tingnan natin. Si Sakuragi dito, alas full life na naman kagad nang walang uwi-uwi. Maganda rin kasi yung mga phantom step niya. Hindi siya basta-basta phantom step. O si Patrick, nasaktan! Aray. Mga kaibigan, it's a prank dito nga at napatay pa yun. Unstoppable ang isang carry.
So for this one, kailangan lang nilang ano eh, tamaan na bisa laro, i-burst nila agad yung isang kare dito. After nun, wala na magiging damage yung Archangel. Okay eh, no, tumatama naman eh. Ang problema, nabubuhay yung ano, Archangel. Ito, gandang pasok yeah. na opo. Si Ibs talaga, mayroon din panggulat, hindi papahuli. Okay na yun. Kare ang nakakuha nila mga bestie up, magka-alert pa in 10 seconds. So if it's esports dito, kailangan gangsterin nila yung ano, Archangel. Sindak-sindain na nila para ano, para matapos na, para sila makakapag-control ng ano dito, ng mga jungles. Ito, tulad nito. Naku, sakto! Naku po, yata pa yata. Pero si Isun dito, mga kaibigan na zone. Medyo delicates. Magandang pwesto din ng Archangel, ha? Magandang maganda, mga pwesto. Parehas magandang pwesto, mga bestie up. Iwan ka, Ayami. Naku po, sabi ko magandang pwesto ng Archangel. Pero here comes the backup. Naku, di papauli. Kiki dito, wala nang buhay. Natalia will go down. And another one, here comes the backup of Mimai. Pero si Saksa, lalaban sa tatlo. Ito na, si Way of the Dragon naman. Naku po, garabi na. Ng pagka-ulti ni Arjun, na double kill pa doon. Izan will go down. Another one, 3-on-2. Ninja Killa, running out of life. Naku. Pero si Saksa, sa kalikod, mga kaibigan, damay na din, patay na yung kampi ko. Sige, papatay na rin ako. Ito, double kill pa. Para dito kay Esmeralda, mag-isang nabuhay si Kari doon. Wala, kaampi ko lang sarili ko, Kari. Tingnan mo. Damay si Billion pa, idol natin si ano. Pero si Mima, wala pang damage eh. Oh, pansin mo, ang tagal na, doon naglalakad lang siya. Nakikita ko naglalakad lang siya. Tapos tumira siya isang beses, pero wala siya talagang damage. Oo. Wala pa talaga isang, ano, item. Oh, Thunderbelt yung inuuna niya. Thunderbelt pala, kaya naman pala. Mga beses. Pero sa Aurora dito, nangungulit niya sa likod, doon di siya pinapansin. Kasi kung 11 minutes na para sa akin, tapos Granger ka, syempre may damage na yun. Oo, so, malalaman natin ngayon kung bakit wala siyang damage dahil naka-Thunderbird siya. Inuna niya yung kulat niya kasi, inuna siya mo kanin, yung Natalya eh. Na pinapapak siya na Natalya na visit siguro. Okay na din yan, additional, ano din yan, slowing. Oo, tama. Pagka tumira siya, so, okay na din. Tsaka kayang-kaya ni ano eh. Kayang-kaya kasi nung early, sa early game, kayang-kaya ni Natalya tsaka ni Esmeralda kanina. Kaya hindi niya din rin siya nag-rush na. Oh, eto na. Umiiyak na mga bestie. Pero si Kiki ang napiling target dito. Natalya patay kagad. Sa Sakuragi with the Cyclone Eye. Dash out kagad mga bestie. Take note doon sa turtle pa. Sa top lane. Naupo. Problema for Archangel. Problema nga ito. Talaga namang masakit sa ulo to. And paano nga naman i-defend ang Archangel ang Sanctuary Lord doon sa top lane. Mas better kung sabayan nila yung Sanctuary Lord para kahit pa paano lumamang. Kasi may middle lane pa eh. Oo nga eh, tama. Kaya nila yung Sanctuary Lord sa taas. It's either mid or top lang ang mababasag dito pala kung sasaka. Or both. Oo, yun ang masaklap. May or both pa pala. So, ito yan. Opo, si Chode naman, mga best drop, nakapwesto sa likod. Kung ako ito naman dito, kinat ko na lang sana yung mid. Ano, minion wave. Pero ito na. Pinamaan si Gary. Naku po. Wait, ayun si Isun, muntik pa madali dito. Pero yung Lord is still up. Si Chow nasa likod lang, nananahimik mga best drop. Ito na si Chow, instant pasok. Pero aray na mag mga best drop, tinamaan ang pana. Hindi pwedeng dumisplay sa ako right. Oh, ano man? Nako, hindi pwedeng dumisplay sa harap ng Ifios Esports. Dedepensa pa ba? Mga kaibigan ng Archangel, ito na yata ang unang panalo ng Ifios Esports. Mga bestie, sakri kong sacrifice. Kahit wala minion, laban lang. And that. Dali. Crucial pana. Muntik pa yun, ha? Ang crucial ng pana niya, di ba? Sabi ko sa inyo, eh. Sabi niyo, nagpanalo pre.